Hello everyone, it's me again, Burn Time DIY TV. Another day is another vlog for you to learn. Yan, how to replace a bulb aircon idle up to a 2001 Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan, pero bago natin tuloy yung video, huwag nyo naman ang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba at makipagbigay ng idea. At syempre, pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga other videos at sa mga next videos natin. At pakicheck nyo rin yung ibang DIY vlogs natin para sa mga Pajero at mga motorcycle natin, ang mga Mio. Siyempre, maraming salamat muna sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin, pati sa Facebook page natin. Siyempre, Burn Time HPT TV also. Pakifollow at share at like nyo na rin po mga ka-DIY yung mga vlogs natin doon. Okay? At siyempre, bago natin makalimutan, Analus Vlog, subscribe nyo na rin siya para sa mga motivational novel niya. Okay? So ayan, hindi na natin patagalin. Ang gagawin natin dito, unbox natin mga ka-DIY. Parcel from Lazada. Yan, meron tayong yan, socket ng idle up dito sa 2001 Corolla natin. So ayan mga ka-DIY, magpapalit na po tayo. Iba lang po yung color wire, yung color ng wire niya, yung orientation niya. So dito, ang nilagay nila green, meron ding green. Pero pagdating dito, titignan natin yung green, nandito sa kulay blue. Diba? Yan o. Yung green na to, nandito sa may kulay blue. So, yung blue, sa ibang wire code yan, o color coding ng wire, positive yan. Itong black naman, tapos may kunting green stripe, ano yan, negative naman yan. Ito naman, ang green naman stands for negative. So, positive to. Itong green dito ilalagay natin. Magkaiba lang, pero ito, pang dito talaga sa Toyota switching bulb, or dito sa evaporative forge bulb solenoid. Kailangan kasi na nagana talaga tong wire na to. Kailangan na naka-fix tong socket nito kasi minsan sa katagalan nagiinit to, naglulos na to. Importante ho kasi tong solenoid bulb na to, yung switching bulb na to, para nang sa ganun pagka nagpagas ka, tapos na sense ng computer mo, ng ECU mo na nag-build up ng pressure doon sa tangke, para hindi ho mangamoy gasolina sa atmosphere, parang ganun yung parang amoy carbon din naman, carbon, pag hindi nagana to, nangangamoy gasolina. Ang gagawin nito, pag nasense siya na may build up na pressure doon sa tangke, magsiswitch to, tapos magno-normally open siya, tapos i-ano niya yan, sisip-sipin niya yung build up pressure doon sa tangke, ilalagay niya dito sa canister, tapos dito sa throttle, papasok ng intake, para na sa ganun, i-burn niya uli yung fumes, para hindi ho siya maka-epekto po sa atmosphere. Parang emission na rin niya yan. Okay? So, kailangan na palitan natin to para gagana to. At hindi lang yun ang purpose niya. Ito rin po yung switching bulb para sa aircon naman. Idle up naman. Dalawa ho yung trabaho niyan. Pagka hindi ho nagana yan, hard starting ka po, misfiring, tapos hindi magcha-charge yung ano mo, alternator mo. So, hard starting ka, tapos magda-drop yung idle mo, erratic. Maraming symptoms yan pag hindi nagana. Okay? So, dapat yan, pagpaandar mo ng makina, normally close yan talaga. Mag-o-open lang po yan pagka may nasense yung build-up na pressure. So, tara na. So, yan, tatanggalin lang ho natin tong luma niya, ganyan. Tapos, tatanggalin na natin dito. Yan, o. Yan. So, itong ano, dito to sa green. Kasi yung green sa ibang, ano, negative yan. So, yan, binabalatan na po natin yung ground. Okay? Tapos, ikukunikta na po natin dito. Yan. Tinatanggal na po yung sa may ground sa old. Maganda ho talaga. Pinapalitan na to sa kalumaan na rin. 2001 model pa kasi to. Siyempre, nagbibrittle ho yan. At nakuha ko na rin na ganito yan. Hindi pa napalitan. So, yung green, lagay mo sa black. Yan. Magkaiba lang kasi ng color coding orientation eh, pero hanapin mo, madali na maintindihan yan pag may background ka sa wiring electrical. Okay. Yan, tapos lagyan natin ng tape para hindi mag ano, short circuit. Yan, tinatanggal na rin natin yung sa may green kanina, sa kulay blue naman siya. So, yung blue, stand yan ng ano, positive ho yan. Yan po ang technique kung paano matibay na kapit ng wire. Okay? Yan po ang pagtatap ng wire. Parang Y po yan. Pagyakapin ninyo.
Maganda ho dyan mga kanibay, may insulator pa kayo eh. Pero itong tip namin kasi maganda ho yan. Nito tip yan from Taiwan. Magandang klase ho yan. Kahit na manipis, makapit ho yan. Okay? So yan, check nyo rin po yung vlog natin kung paano ho mag-test ng ignition coil kung busted or hindi. Kung gumagana or hindi na. Kung paano rin po magpalit ng ignition coil socket. Kung paano rin po magpalit ng injector socket. At ang BBTI socket. Yan. Isunod natin sa vlog yung camshaft sensor socket. Kung paano rin ho magpalit. So, ayan mga kadiwa, ito po yung old socket ng switching bulb ng solenoid natin. At yun na po yung bago. Magkaiba po sila ng ano, wire, pero tama naman po yung pinaglagay natin. Ito, pwede pa namang maayos to eh. Isusoldering na lang natin to. Pero, mas maganda, bili ka na lang ng bago para wala ng arte-arte. Nakapix pa siyang ganyan. O, diba? Ito kasi naluto na sa katagalan eh. Naluluto, nagbimilk talaga yan. So, yan, try natin. Saksak lang natin ganyan. Yun, tumunog, diba? So yan mga kadiway, ganun lang po yung proseso, sundan nyo lang po. Madali lang naman po yung sundan. Basta pagka ano, hanapin nyo lang yung wire orientation, yung color coding, kung ano yung positive, negative. Ito kasi may normally close, may open close, normally open at normally close. Okay? Hanapin nyo lang po yan. So, ganun lang po. Yung ano pala, yung link kung saan ko nabili, lagay ko na lang sa description below para alam nyo po. Mga 300 plus lang po to, kasama po yung shipping, okay? Original po to na from Toyota. Okay? So, meron din to siguro sa mga ano automotive parts. Ano na lang doon. Magtanong na lang kayo. Dalhin niyo lang tong sample. Okay? So, maraming salamat po sa panonood. Yan, sana may natutunan naman kayo sa vlog content natin ngayon kung paano magpalit ng switching bulb or idle up solenoid bulb dito sa 2001 Toyota Corolla Altis natin. Okay? Maraming salamat. God will be the glory in Burntime.